Pero patuloy pa rin pong ginagawa niya yung investigasyon. Ano pong nangyari? Ba't nagkaganon? Bakit po eh nakalusot? Bakit po pinalusot ng DNR? Yun lang. Ito problema. Kanina po, kung napakinggan nyo, interview ko kay Mr. Melicor, eh, medyo hirap po siya sumagot. Halatang ninervyo siya. At inamin naman yung nervyo siya. Talaga may problema. Ano pong... So ayun, kumusta mga Konoisi? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinoisi. So ngayong araw, panonoodin natin itong about na naman ito doon sa resort sa Chocolate Hills. Ano? So sobrang curious ako dito kung ano na nangyari dito. Kaya naman, panoorin natin to. Ang video ito ay mula kay Balitang Pinoy TV. Meron itong pamagat na Just In Breaking News. Grabe, lantara na. Update sa Chocolate Hills Resort Issues. So, yun. Bago natin simulan, Balitang Pinoy TV. Supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo naman na ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoisi. So, din na natin ito patatagalin pa, baka agawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, Just In Breaking News. Grabe, latara na. Update sa Chocolate Hills Resort Issues. Start. Balitang Pinoy TV. Balitang Pinoy TV yan. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Pambabastos po ito sa kalikasan, sir. Itong ginawa nyo, pambabastos. Lantarang pambabastos sa ating kalikasan. Boses ba yan ni Rafi Tulfo? I mean, Senator Rafi Tulfo. Hindi sana kayo nag-issue ng resolution na allowing Captain Speak na magkaroon ng construction dyan sa area na yan. That resolution that you issued, yun po ang ginamit ng LGU para issuean sila ng business permit sa BPLO, Business Permit Licensing Office. Naku. Kayo po ang nag-umpisa lahat. Kayo po ang naging ugat ng problema. You see? Nako po, na-trace na kung sino yung pinaka-ugat. Baka meron daw kasing ganyan, no? Kaching-kaching. We are in the middle of a meeting kasi, sir. Frontal na. Oo. Wag mo problema yung meeting na yan kasi eh, baka dumating ang time, hindi mo na kailangan makipag-meeting sa kanila. Naku. Ang meeting mo na lang, eh, mag-meeting ka na sa ano mo, sa... retirement mo. Boom. Maaga kang mag- Grabe, sobrang ano yun men, sobrang sakit nun, sakit na banat nun, grabe, from our dear senator, baka makipag-meeting ka na lang sa retirement mo, kakabahan ka talaga dun. Yun nga yung sinabi nila ano, na yung mga illegal na gawain, hindi yan pamalagian eh, mabubuking at mabubuking din yan. Tapos syempre kung ano ang taas mo, ganun din yung kataas yung bagsak mo. Tuloy. Dito sir. Napakalaking violation to sir. Ang daming batas na na-violate nyo dito. Lantarang sir. Not sir, we'll just explain it sir. In due time. Okay, sige. Ganito na sir. Nahiya ka mag-explain ngayon. So, ako po ay magpapail ng resolution in edit legislation para imbestigan ito. Kasama ka dun sir sa ipapatawag. Ikaw po yung top of the list. Ang una-una po namin ipatatawag. Okay sir? Yes sir. At syempre sir, sabi mo, eh, kukuha ka muna ng go signal dun sa higher up. Then, yes, akit tayo hanggang katas-taasan kung kinakailangan. Pati si Secretary Lizaga, kasama sa ipatatawag din namin. Para dalawa kayo mag-amo, magsasalita dun. Tama ba sir? Yes sir. Okay, so sa ngayon sir, hindi na kita pwedeng pilitin. Mukhang, ni, sir, ninenervous ka ba sir o inaantok ka lang sir? Kung naistorbo ka namin sir, pasensya na sir kung kami po yung nakaistorbo. Ninenervous ka ba o inaantok? Para sa akin, both? Both ba yun? Or, of course, sinong hindi ninervous yun sa ganyan, di ba? Ang nervous siguro sir. Bakit ka nervous yun kung wala kang kasalanan? All you need to do is just tell the truth. Yeah, diba? The truth will set you free, sabi pa nga nila. Yes sir, in two times sir. Yeah. Ninervous ka lang? Okay. Gano'ng katagal ka na po sa servisyo, sir? Matagal-tagal na rin, sir. More than 30 years. Sayang. Grabe. Kung saan ka pa rin tayo, sir? 30 or 50? Sira na ata itong headset ko eh. Doon ka sumablay. Yan. Usually, sir, pag may medyo malapit ka sa retirement, doon ka nagsisipag, di ba? Para alagaan mo yung pangalan mo, yung nagawa mo, mga na-accomplish mo through the years. Tama. Di ba? At magkaroon ka ng legacy. Kaso itong legacy mo, sir, eh, yung bang sinira mo yung kalikasan. Pangit na legacy ito, sir. Anyway, Attorney Jamie Villamor, Chairman of Provincial Board Committee on Environment, Bohol. Attorney, magandang hapon. Yes, good afternoon po, Senator. Okay, kayo po ay nakipag-ugnayan sa DNR, if I'm not mistaken, based on our conversation earlier, matapos po kayo makatanggap ng complaint or meron natang article lumabas, local news, tungkol nga dito, and then pinagsabihan nyo ata ang DNR, tama ho ba, Attorney? At ano po naging action ng DNR? Wala po. Yes po, nagtawag po kami ng investigation last August and September to clarify matters, no, and of course to investigate. Kaya nga yan, isa din kasi sa nakakaano nito, men, last year pa to. Tapos ano na ngayon, March na, di ba? So sobrang tagal na nag-ooperate nito. Ngayon lang talaga nag-viral or sobrang tagal na nitong sinimulan. Kaya nga yung komento ng mga tao is something like, bakit ngayon lang yan sinita? Bakit nung ginagawa pa yan, walang tumututol? So yun nga, dito rin pumasok yung speculation ng mga tao na meron ngang ganyan, ano.
investigating aid of legislation tungkol po dun sa nalaman lang po namin at the time na meron daw pong resort within sa Chocolate Hill Heritage. Nako. So dumalo naman po no yung representatives ng DNR and also sa PAMDI, Penro was also there, and then na-establish po natin yung mga facts no kung paano nagsimula, what were the documents submitted and the basis of the approval no. So na-establish naman po yung mga facts and information na kailangan po doon, Senator. You did mention to me earlier as well, nagsagawa ng inspection po yung DNR after na kayo po ay umaksyon. And then, when was this? When the DNR did their inspection, attorney, ma'am? Meron po silang mga inspection. Like in July 2022, no, even before the investigation, may inspection naman po yung DNR. Particularly on the area po, with regard... Nako, meron pang nag-inspection. So, ang tanong, bakit nakapasok yan, men? To the application para po sa relocation no nung new structures po na ilalagay po ng Captain's Peak Resort. And looks like doon po sa memo ng DNR, it was just a confirmation no of the existence of the structures no and the planned development na isasagawa po doon sa area. And it was also noted in there na nag-comply naman no or confirm naman yung compliance nila with the PAMDI resolution endorsing or approving the development of the said area. So, yun po yung mga isa sa mga documents that we have here that was submitted in the committee. Okay. Noong July 2023, medyo passport po tayo. Kayo po ay nag-request yata, correct me if I'm wrong, sa DNR, yes, na ipasara dahil nakita nyo na bawal, hindi dapat. Ooh. Ngayon ko lang nalaman yun. So, July 2023, nag-request na pala itong si Madam na ipasara to. So, it means, meron palang tumututol nito, men. Pero yun nga, siguro nadaig ng... Basta, di na tayo mag-ano. In the first place, pinayagan na magkaroon ng struktura dyan sa isang protected area. Ano po yung naging tugon ng DNR doon sa request niyo po, okay, Attorney? Senator, I'd like to clarify po na based on the findings of our investigation, our recommendation was to revise no the existing guidelines that the PAMDI DNR have. No? Kasi po, ganito po yun. No? The area is a protected area. But even before it was declared a protected area, may title siya. So the owners, kung ano yung mga activities na gagawin nila doon, may limitation. Now, DNR, the representation po. Okay, ngayon ko lang nalaman. Ngayon ko lang din na ano na kahit na protected area siya, meron pa rin nagmamay-ari na parang local lang na tao or tao lang, di ba? Or meron silang title. Pero yun nga daw, lahat ng gagawin nila sa lupang yan ay limitado lang. So what's the point? I mean, bakit hindi na lang bilhin ng gobyerno, ano? Or siguro hindi ibinibenta ng may-ari? Ewan ko, ang gulo. Kasi, Senator, multiple use zone po siya. Okay. So, we need to see that pwede po yung mga activities. Now, doon sa approval po kasi ng DNR, endorsing the said resort, nilagay kasi nila doon na allowable yung development and construction for as long as it is within the 20% threshold from the baseline of the hill to the tip of the hill. Now, the stand of the provincial government of Bohol and the Sangguniang Padalawigan, my committee is that we do not want that no, as a policy na i-allow natin na may mga construction and development doon sa mismong mga hill and within that natural heritage. Kasi especially na yung sinabi nila na 20% na threshold na pwede kang maglagay ng structure basta pasok sa 20%, that is a subjective and relative matter. Paano kung mataas yung hill, di mataas din po yung makukuha, no? So, tama. Okay, so para daw, ano, correct me if I'm wrong na lang sa pagkakaintindi ha. Parang kumukuha lang or ina-allow daw ng ano nila na kumuha ka ng 20% dun. Kung saan, yun nga, basta hindi mo lang sasakupin yung buong hill, di ba? Na 100%. Tapos yun nga, ang ikinareact ni Madam dito, subjective daw yan or ano daw yan. Kasi what if na lang daw, sobrang laki ng hill, edi, malaki din yung makukuha mo doon, yung 20% na yun. Di ba? Kasi yung mga hills na to, hindi sila pantay-pantay ng laki. May malaki, pinakamalaki, may maliit, may pinakamaliit, di ba? So halimbawa na lang, yung pinakamalaki at pinakamaliit, ang 20% ng pinakamaliit at saka 20% ng pinakamalaki ay malamang kasya doon sa pinakamalaki na 20% yung isang pinakamaliit. Diba? So, yun yung parang inaano dito ni Madam na kaya dati pa man, inireklamo niya na talaga. Kasi nga daw, nakakasira daw yun. Goods yung ano ni Madam, the way of ano niya. Tapos yun, still, pinagpatuloy nila eh. Doon sila nadali. Tuloy. Itong sinasabing 20% threshold, ina-allow na para magkaroon ng construction mula doon sa bundok hanggang doon sa baba, parte ng bundok. Ano to?
nakapaloob pa to sa INIPAS Act? O ito po ay gumawa lamang ng pulisya, sarili ng pulisya ang PAMBI? Yes, gumawa sila ng policy and conditions na ganyan. Nako. Eh, bawat po yan, siyempre, meron po tayong batas, hindi po pwede ma-supersede ng simple policy, ang PAMBI, eh, para i-supersede po kung ano po nakasaad sa INIPAS Act. Ano po yung nakasaad sa Proclamation 1037? Yes, that is why we requested, no? We recommended po, tama po, no? We recommended the DNR na i-ano po siya, i-revise po siya. Kasi our position still stands the same na ayaw talaga namin na merong mga development doon sa area. And after po doon, so that's one of our recommendations. So, ibig sabihin, talagang ginawa ng paraan nitong mga taga-PAMBI para ma-accommodate lang itong Captain Speak. So, ang tanong, bakit ginawa ng paraan? So, di ba? Bakit ginawa ng paraan? Dahil daw ba malaki yung bigayan? Yan. Diyan nagagalit ang taong bayan. Sa bigayan. Wala tayong magagawa dyan kasi sobrang dami din talagang nasaktang mga Pinoy dito. Ano? Kasi, yun, parang inaano nga yung wonders natin dito sa Pilipinas. How it appears, no? Kasi talagang gumawa sila ng policy. Kasi I think DNR also invoked, no, the classification of the said protected area na multiple use zone po siya. So pag sinabi po kasi nating multiple use zone, pwede yung mga activities. So siguro doon po sila nag-base, no? So that they really have to clarify what really is their basis of the policy. Pero ma'am, alam ko yung multiple use zone. In fact, nakapalupo yung sapa. Diba? Pero bawal po yung pwedeng ecotourism, ayun po, maglagay ng tulay, yung biotech, okay pa po yun. Pero hindi po pwedeng business enterprise. Bawal na bawal pong business enterprise sa isang protected area. At kahit patingnan niyo po yung doon sa... Yun din yun. Business kasi. Sapa, hindi po exempted ang business enterprise. Eh, business enterprise po to kasi pupunta dyan yung mga turista at nagbabayad, nirentan po yung cottage, di ba? Yes po. So, isa po yung sa mga recommendations namin. And then, secondly po, ang recommend namin, since po, no, the Chocolate Hills Heritage Monument is under, no, the supervision and control of the DNR, isa din sa mga recommendations namin is to have thorough investigation ang DNR, to conduct thorough investigation ang DNR and take appropriate actions po kung meron sa nakita kasi jurisdiction po nila yun eh. Kasi siya, no, under the law, it is the DNR ang mag-supervise and mag-take control. So, yun po yung mga recommendations namin sa kanila. And after the meeting, we sent a letter po requesting DNR to hold in abeyance. Ipastop muna po lahat ng mga construction doon and even mga... Grabe, ano? May sumubok na pala dati pero parang hindi lang napakinggan. Sobrang sad nun. Pwede pa pala siyang maagapan, di ba? Application kasi it was also made aware to us na meron po kasing mga applicants pa pala, no? So may mga nagpa-plano pa. So talaga So ibig sabihin, gusto nila pa talaga mag-expand. Merong mga request daw po, no? Based on the DNR representative po na ano. So, yun din. Ang isa kasi sa nagiging problema dito, ano, may pumapanik din kasi sa owner mismo ng ano nito, men. Kasi nga daw, hayaan nyo na lang, ang ganda naman or whatsoever, dagdag tourism na rin. Pero, yun, hindi nila nakikita ba na kapag pinayagan natin ito, dahil nga daw na-build na, kapag pinayagan to, men, maraming mag-aaklas dyan or magpoprotesta na bakit kami, hindi po kami pwedeng gumawa, bakit sila lang. So, mas lalong lalaki yung gulo, di ba? Kaya para ma-ano lahat, patas lahat, di ba? Yun lang naman yung ano, tuloy. Yun po, nag-request ang provincial government of Bohol na to hold it abeyance. Okay. Especially na wala pang revision doon sa mga guidelines po nila. So, that was the action no taken by the provincial government of Bohol through the Sangguniang Pandalawigan. Ano po ang status nitong Captain Speak? Hanggang ngayon ba nag-operate at marami pa rin po mga turista? Wala na. Even while we speak? Close na. Actually, Senator Rafi, no, I'll just speak based on what I've known like on social media kasi we haven't received any official documents from the DNR kung ano na yung status, what were the actions taken. So, based on the postings, mga statements, no, Captain Speak Resort po nagsabi doon sa mga close sila na nag-close daw muna sila and also sa DNR, according to them, nag-issue na daw sila, no? Temporarily closed. Yun din yung isa, mas nasaktan din yung mga kababayan natin dyan. Kasi sabi nila, bakit temporary closed lang yan? Dapat gibain na yan. Something like that. So, rage pa rin talaga, no? Cease and desist order. So, ngayon po nakasarayan? Yes po. Okay. Pero patuloy pa rin pong ginagawa niya yung investigasyon. Ano pong nangyari? Ba't nagkaganon? Bakit po nakalusot? Bakit po pinalusot ng DNR? Ito ang problema. Kanina po, kung napakinggan nyo, interview ko kay Mr. Melicor, medyo hirap po siya sumagot. Halatang ninerbyo siya. At inamin naman yung nervyo siya. Talaga may problema. Ano pong sunod na plano po, hakbang, ng inyong tanggapan ukol dito, ma'am? Yes.
Sir Rapino, we have to remember again that the DENR has the control and supervision of the protected areas. The provincial government of Bohol, no, in the exercise of its supervisory powers, ang magagawa namin is really to ensure, no, that the DENR and also the LGUs enforce, no, strictly enforce and religiously enforce the laws. So, nakaantabay kami, we will be coordinating with the DNR and also the LGU sa bayan. And on the part of the Sangguniang Panlalawigan, we are currently, no, developing pa po yung ordinance namin na to protect, no, and conserving comprehensive po siya, not only the chocolate hills but all the sites within Geopark Bohol. Kasi kami yung UNESCO Geopark eh. So, kasama po sa... Yes. Okay, sige. Maraming salamat po sa time binigyan nyo sa amin, Attorney Jamie Villamor. Thank you so much, Sir Rafi. Alright. Good job, Miss Attorney Jamie Villamor. Napaka-good job nun. Tatandaan ko yung Masungit Geo Reserve sa May Rizal, ganito rin yung nangyari na itong Pambig, talagang napakaraming salbahe. Napakaraming salbahe tao niya sa Pambig. Ito yung ginawa niya, yung multiple use, sabi nila. Nagbigay multiple use para makapagtayo ng wind energy plant. Una sabi, ano lang doon, testing site, observation site. Doon sila nagkumpisa eh. Ngayon, walang pumalag. Ayun, dahan-dahan na. Nagpatayo ng iba't ibang klaseng struktura hanggang sa lumawak na. Pero itong Captain's Peak, napakakapal na mukha. Hindi pa kontento, nagsa-swimming pool gratis. Expansion pa. Eh, baka gusto maglagay ng hotel casino. Baka gusto pa mall. Tapos lagay ka pa ng mga condo, high-rise, lahat na. Oh. So yun, narinig nyo naman yun guys. Again, mula kay Balitang Pinoy TV, supportan nyo yan. Tapos Idol Rafi, ano, supportan nyo yan. Yung original video link nasa description box below. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-like ang video ito. So, yun lang naman, Filipino IC. So, yun, narinig nyo naman dito, ano, sobrang nakakalungkot lang talaga na, yun, pwede pa pala siyang mapigilan din or may nag-ano pala, may nagtangka palang pigilan itong pag-ano ng lugar na ito, pero parang binaliwala lang. Tapos, yun, parang nag-proceed pa rin yung proyektong ito, tapos natapos, tapos yun nga yung pinagtataka ng karamihan, bakit pinayagan, at syempre, again, yung, ano, yung mga super bright na mga netizens ay napatanong sila dito na bakit daw natapos pa or inantay pa na matapos, siguro dahil sa mga ganun-ganun nga, kaching-kaching, ano, or sa mga padulas. Which is, malaki din naman talaga ang possibility na yun, pera ang usapan dito, kaya naging successful ang paggawa nito, ano. Pero yun nga, sobrang daming nagalit dito, ay ang request ng mga tao dito ay i-demolish talaga. I-demolish talaga kasi, yun, sobrang nasasaktan din talaga sila sa nakita nila, ano, na pang-anos sa Chocolate Hills. Tapos, ang isa pa sa nakakatawa dun, guys, parang gumawa sila ng patakaran na parang sinadya talaga yung patakaran para lang dito ba? Para lang mag-proceed itong resort na ito. So, yun yung isa din sa nakakaano. So, yun, grabe, sobrang dami nagalit nito, men. Tapos, may nag-comment dito. Kaya pala bawal drone sa Chocolate Hill para di makita construction ng resort. Totoo ba to? Itong investigation inquiry, same pattern sa ginawang investigation. So, yan lang naman guys. Kayo ano masasabi nyo dito sa usaping ito patungkol sa PCSO? Comment down kayo sa baba tapos pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, nakakalungkot lang talaga ano na ano, nagiging ano ng tao, willing nang sirain yung ano natin, wonders natin para lang sa pera. Siyempre, tinayo yung business na yan para sa pera naman yan, di ba? Hindi naman free yung paligo dyan. So, para sa pera talaga yan. Tapos, yun nga, naging hati din ng opinion ng mga tao dito kasi nga merong iba na nagsasabi na ipagpatuloy na lang yan. Sayang naman yun. Ang ganda naman ng resort, ah. Baka maging tourist attraction pa yan. So, yun, hindi lang siguro nakikita ng mga tao na ito na kung sakaling payagan yan, mas dadami pa yan, men. So, isipin mo na lang na ang Chocolate Hills natin meron ng resort, perya, kung ano pa man, mga discohans, mga casinos, mga boxing ring or whatsoever, mga zoo, di ba? Isipin nyo na lang kung ganun, men. Kung ano na magiging itsura ng Chocolate Hills, di ba? Pag nagkaganon, pinayagan yung isa. So, ang dapat talagang gawin dyan, demolish talaga yan. So, kayo, ano sa tingin nyo? Demolish ba yan o ipagpatuloy na lang? Comment down below, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, Filipino IC is out. Thank you so much. Thank you so much.